bata? Kamusta na kayong lahat? Sana ay nasa mabuti at maayos kayong kalagayan. Ako nga pala si Teacher Mars, ang inyong guro sa Araling Palipunan. Sa araw na ito, pag-aaralan natin ang mga programa at patakaran ng Pangulong Diyosdado Makapagal. Layunin ng aralin na ito ang mga sumusunod. Natatalakay ang mga programang ipinatupad ng administrasyon ni Pangulong Diyosdado P. Makapagal sa pagtugon sa mga suliranin at hamong kinaharap ng mga Pilipino. Pangalawa, napahahalagahan at naipagmamalaki ang kontribusyon ng Pangulo na nakapagdulot ng kaunlaran sa lipunan at sa bansa. At panghuli, nakasusulat ng maikling sanaysay tungkol sa mga patakaran ng Pangulo at ang ambag nito sa pag-unlad ng lipunan at ng bansa. Halina't samahan niyo ako. Maglakbay, magsaya at matuto mula sa ating kasaysayan. Mga bata, anong larawan ang inyong nakikita? Tama! Ito ay larawan ng 200 pisong perang papel. Tingnan ninyo ng mabuti ang pera. Kilala nyo ba kung sinong pangulo ang nasa larawan? Magaling! Siya ay si Pangulong Diyosdado P. Makapagal. Sino nga ba si Pangulong Diyosdado Makapagal? Ano ang kanyang kontribusyon na nakapagdulot ng kaunlaran sa lipunan at bansa? Ano-ano ang mga patakaran at programang kanyang ipinatupad? Upang malaman ang mga sagot sa ating mga katanungan, manood at makinig ng mabuti sa ating talakayan. Si Pangulong Diyosdado P. Makapagal ay isinilang noong 28 ng Setyembre, 1910 sa Lubao, Pampanga. Kilala siya sa tawag na The Poor Boy of Lubao dahil anak siya ng mahirap na magsasaka. Ang kanyang mga magulang ay sina Urbano Makapagal at Romana Pangan. Nakapagtapos siya ng pag-aaral sa pamantasan ng Santo Tomas sa kursong abugas siya. Nakapag-asawa kay Purita de la Rosa at nabiyayaan ng 2 anak. Ngunit sa kasamaang palad, namatay ang kanyang asawa. Nakapag-asawa siya muli sa 2 pagkakataon kay Ebanghelina Makaraig at nabiyayaan din sila ng 2 anak. Mahuhulaan mo kaya? Pang-ilang pangulo ng bansa si Diyosdado P. Makapagal? Kung ang sagot mo ay 9, ikaw ay tama! Alam niyo rin ba na si Pangulong Diyosdado Makapagal ay ama ni Gloria Makapagal Arroyo na naging pangulo rin ng ating bansa? Si Pangulong Diyosdado P. Makapagal ay nanungkulan sa bansa bilang pangulo sa loob ng 4 taon mula Disyembre 1961 hanggang Disyembre 1965. Sa loob ng kanyang panunungkulan, marami siyang mga patakaran at programang ipinatupad. Isa sa mga ito ay ang pagpapatibay ng Agricultural Land Reform o Republic Act Number 3844. Upang malutas ang suliranin sa sektor ng agrikultura, ipinagtibay ni Pangulong Diyosdado Makapagal ang Agricultural Land Reform Code noong 8 ng Agosto 1963. Layunin nito na mabigyan ng sariling lupang sakahan ang mga magsasaka. Hinati niya at ipinamahagi sa mga magsasaka ang mga lupa ng pamahalaan at mga pribadong may-ari na hindi nagagamit. Ngunit, hindi naging lubusang matagumpay ang programang ito dahil
itinutulan nito ng mga may-ari ng lupa. Mga bata, anong petsa ipinagdiriwang ng ating bansa ang Araw ng Kalayaan? Tama! Ang Araw ng Kalayaan ay ipinagdiriwang tuwing ika-12 ng Hunyo. Pangalawa sa kanyang nagawa ay ang paglipat ng petsa ng Araw ng Kalayaan. Sa halip na ika-4 ng Hulyo, inilipat niya ang Araw ng Kalayaan ng Pilipinas sa ika-12 ng Hunyo. Ito ay sa bisa ng Republic Act No. 4166. Kung gugunitain ang ika-4 ng Hulyo, 1946 ay ang petsa kung saan ipinahayag ni Pangulong Roosevelt ng Estados Unidos ang pagsasarili ng Pilipinas na itinapat naman niya sa petsa ng Kaarawan ng Kalayaan ng Amerika. Ang 12 ng Hunyo, 1898 ay ang petsa naman kung kailan ipinahayag ni General Emilio Aguinaldo sa Kawit, Cavite ang kasaylan ng mga Pilipino. Ayon kay Pangulong Macapagal, marapat lamang na mga Pilipino ang magdeklara ng kanilang kalayaan. Kung kaya't inilipat niya ang Araw ng Kalayaan sa 12 ng Hunyo. Samantala, ang 4 ng Hulyo naman ay ginawang pagdiriwang ng Araw ng Pagkakaibigan ng mga Pilipino at Amerikano. Pangatlo, sa administrasyon ni Pangulong Macapagal, formal na naghain ang Pilipinas ng pag-angkin sa Isla ng Sabah. Kapwa inaangkin ng Malaysia at Pilipinas ang lugar na ito. Ang Sabah o North Borneo ay dating pag-aari ng Sultan ng Brunei na ibinigay naman niya sa Sultan ng Sulu dahil sa pagtulong nito sa pagsupil ng rebelyon sa Brunei. Sa pamamagitan ng plebisito na isinagawa ng United Nations Secretariat, ninais ng mga mamamayan ng Sabah na mapasailalim sa Federasyon ng Malaysia. Pang-apat sa kanyang nagawa ay ang pamumuno sa pagtatag ng samahang Mafilindo. Ano ba ang ibig sabihin ng salitang Mafilindo? Ito ay hango mula sa pangalan ng tatlong bansa. Ma para sa Malaysia, Phil para sa Pilipinas, at Indo para sa Indonesia. Noong 7 hanggang 11 ng Hunyo, 1963, lumagda ang mga leader ng tatlong bansa na ito para sa isang kasunduan na magkaroon ng matibay na pag-uugnayan at pagtutulungan sa isa't isa. Dito nabuo ang samahang Mafilindo. Ngunit, hindi rin nagtagal ang samahang ito at kalaunay na buwag. Panlima sa naging ambag ni Pangulong Diosdado Macapagal ay ang pagpapalaganap ng wikang Filipino. Pinaunlad niya ang Filipino bilang wikang pambansa. Ipinagpatuloy niya ang sinimulan ni Pangulong Manuel L. Quezon. Ipinag-utos ni Pangulong Macapagal ang paggamit ng wikang Filipino sa mga opisyal na komunikasyong pandiplomatiko, diploma, sertipiko, at iba pang opisyal na dokumento. Kasama rin dito ang pagpapalit ng mga pangalan ng kalye, gusali ng pamahalaan, at mga kautosan sa militar sa wikang Filipino. Sa administrasyon ni Pangulong Macapagal, tinanggal ang regulasyong kumokontrol sa palitang piso sa dolyar o ang de-control program. Dahil diskontento ang mga mamamayan sa patuloy na lumulubhang krisis pang ekonomiya ng bansa sa ilalim ng pamahalaang Macapagal, siya ay natalo sa halalan noong 1965. Namatay si Pangulong Diosdado Macapagal dahil sa atake sa puso, pneumonia,
at sakit sa bato sa Sentrong Pangkalusugan ng Makati o Makati Medical Center noong 21 ng Abril, 1997, sa edad na 86. Inilibing siya sa libingan ng mga bayani sa Taguig, Maynila. O ngayon, alam na natin ang mga kontribusyon ni Pangulong Diosdado Macapagal para matugunan ang mga suliranin ng ating bansa. Ikaw, bilang isang batang Pilipino, paano mo maipapakita ang pagpapahalaga sa kontribusyon ng bawat pangulo na nakapagdulot ng kaunlaran sa ating bansa? Magaling! Ating isapuso at ipagmalaki ang kanilang mga mabuting nagawa. Atin silang pasalamatan sa kanilang pagsusumikap na matugunan ang mga suliranin ng ating bansa. Mahalaga rin na magkaroon tayo ng pangulong may malasakit at pagmamahal sa kanyang nasasakupan. Nakasalalay sa kanyang pamamahala ang kaunlaran ng ating bansa. Ngunit paano nga ba natin mapipili ang isang mabuting pangulo, pati na ang iba pang mga opisyalis ng ating bansa? Tumpak! Hikayatin natin ang ating mga magulang na bumoto lamang sa karapat-dapat na mga opisyalis base sa kanilang mga nagawa at huwag na huwag magpapadala sa mga suhol ito tuwing eleksyon. Balikan natin ang ating mga natututunan sa aralin na ito. Ating tandaan, ang mga patakaran at programang ipinatupad ni Pangulong Diosdado P. Macapagal ay ang mga sumusunod. Una ay ang pagpapatibay ng Agricultural Land Reform o Republic Act Number 3844. Pangalawa, ang paglipat ng PETSA ng Araw ng Kalayaan. Pangatlo, ang pag-angkin sa Isla ng Saba. Pang-apat, ang pamumuno sa pagtatag ng samahang Mafilindo. At panghuli, ang pagpapalaganap ng wikang Filipino. Ngayon, nais kong kumuha kayo ng ballpen at papel at sagutin ang sumusunod na mga katanungan. Isulat ang titik ng tamang sagot. Una, sino ang tinaguri ang The Poor Boy of Lubao? A. Carlos P. Garcia. B. Manuel A. Rojas. C. Diosdado P. Macapagal. Ang tamang sagot ay titik C. Diosdado P. Macapagal. Pangalawa, ano ang layunin ng Agricultural Land Reform Code? A. Magbigyan ng sariling lupang sakahan ang mga maliliit na magsasaka. B. Magbayad ng kalahati ng ani ang mga magsasaka sa pamahalaan. C. Mamahagi ng ani sa mga mahihirap. Ang tamang sagot ay titik A. Mabigyan ng sariling lupang sakahan ang mga maliliit na magsasaka. Pangatlo, bakit inilipat ni Pangulong Macapagal ang Araw ng Kalayaan sa 12 ng Hunyo? A. Ito ang araw ng pagdeklara ni Pangulong Roosevelt ng Kalayaan ng Pilipinas. B. Ito ang araw ng pagdeklara ni General Emilio Aguinaldo sa Kasarinlan ng Pilipinas. C. Ito ang araw ng pagpapasundo ng mga Pilipino at Amerikano. Ang tamang sagot ay titik B. Ito ang araw ng pagdeklara ni General Emilio Aguinaldo sa Kasarinlan ng Pilipinas.
Pang-apat, paano ipinalaganap ang wikang Filipino bilang wikang pambansa? A. Ginamit ito sa pag-imprenta ng diploma, sertipiko at iba pang opisyal na dokumento. B. Ginamit ito sa lahat ng dako ng mundo. C. Ginamit ito sa pakikipagtalastasan sa mga dayuhan. Ang tamang sagot ay A. Panlima, ang mga sumusunod ay mga naging programa ni Pangulong Diosdado Macapagal maliban sa isa, alin dito? A. Pagbabago sa Araw ng Kalayaan mula ika-apat ng Hulyo sa ika-12 ng Hunyo. B. Pagpapatupad ng Agricultural Land Reform Code. C. Pagpapatupad ng batas na nag-aangkin sa Spratly Islands. Ang tamang sagot ay titik C. Para sa karagdagang gawain, sumulat ng maikling sanaysay tungkol sa mga patakaran at programang ipinatupad ni Pangulong Diosdado P. Macapagal. Para sa puntos na inyong makukuha, tingnan ang gabay na rubrics na nasa ibaba. Isulat ang inyong sanaysay sa isang papel at ipasa ito sa petsa kung kailan isasauli ang inyong mga modules. At dito nagtatapos ang ating aralin sa araw na ito. Naway may natutunan kayo mula sa ating talakayan. Magkita-kita ulit tayo sa susunod pa nating mga aralin. Laging tatandaan, magpugas ng kamay, magsuot ng face mask, at mag-social distancing upang ang COVID-19 ay ating maiwasan at malagpasan. Hanggang sa muli mga bata, paalam!